Sana safe kayo ngayon sa mga bahay nyo dahil MSEQ. Kayo muna maglalabas. Sa episode natin yan or sa vlog ko ngayon, pag-usapan natin ay face shoes. Dahil nga yung isang mga part ng content natin dito is about cycling, itagal or pag-usapan na rin natin ang aking mga face shoes. Ito ang face shoes muna tayo. So yung pinakita ko kanina, ito yun. Sabi sa Google, isa siyang Specialized S-Works 7 na luma. So ayan. So ang kinaganda na itong sapatos na to, bukod sa carbon sole siya, kahit for, size 44 siya, maganda yung ano, sipa mo pagka ito gamit. Kasi yung design nga nila, di ba, yung body geometry, yung paganya, medyo slant yung, ay medyo mas slant yung, ano, yung malapit sa cleats area. Ayan, yung lalagyan ng cleats. Kaya, maganda tong sapatos na to. Ito rin yung first road shoes ko. Ayan. So, yung sinaunang BOA system. Ayan, tapos, i-click mo na yung dito. Mo na yung dito, medyo matigas na siya. Medyo matigas na nga. Tagal ko na rin kasi hindi nagamit. Ayan. So yung kwenta na itong sapatos na to, bigay siya ni Ibon. Shoutout sa Ibon. Ibon Soriano. Galing siya sa Velodrome na kuha niya doon. So siguro yung dating mayari na ito, naglalaro sa Amaranto or Truster. So yun lang. Isa siya sa mga pinakaunang road shoes ko. Actually, ito yung unang road shoes ko. So, lang. Next, yung CD na sira. So, yung susunod na sapatos natin dito. Ito medyo durog-durog na. Kita naman, isang CD Ergo 2 na luma. So, ito, galing din to sa bigay. Binigay ito ni Coach Arnold Marcelo ng Philippine Army Cycling. Ayan. So, ito, bukod dun sa, yung sa kanila, kanina, is 44. Ito naman, 43.5. So, yung tip pala dun sa mga bibili ng cleat shoes, hindi lahat ng cleat shoes pare-parehas ng sukat. May iba-iba silang style ng paggawa ng cleats. Iba yung size ng Shimano, ng CD, at ng Specialized. Lalo na yung Specialized, maselan yung medyo sukat nun. Kasi yung 44 nila, kasi sa pa ako na 43. Medyo swabe. Swabe kahit 44. So, ito. Ayan, medyo durog na. Kitang-kita. Kung compare dun sa ano, sa Specialized or S-Works, mas komportable gamitin tong CD na size 43.5 na sapatos. Ayan, medyo bugbog na nga lang. Wasak na. Tsaka talagang gamit na gamit. Kasi alam ko pinang ronda pa nila to. Yung sapatos na to. So, ito, matagal na na-stock. Nasira. So, build quality ng CD. Maaasahan mo talaga. Ang tagal niya. Ayan. So itong mga ganito, maganda rin sa CD, medyo ano siya, modular yung sapatos niya. Pwede mong baguhin. Ito strap na 'to napapalitan, ito natatanggal 'to. Tapos yung strap dito, tatanggal yan, papalitan. Ito lang yung hindi, tapos yung binigay na sa akin 'to, wala na siyang ano, yung pangsikip ng heel dito para mas kumalas yung sapatos. So ayun, ito yung kwento ng CD. Kwentong CD. So price range nila,
sa Specialized ngayon medyo mahal ang CD, pinakamura ata nila 6 or 5k yung cost na CD. Medyo maganda na yung mga bawa na napapalitan. Ito kasi, ako na kung napapalitan ito. Sigitan nyo ito. Beat up na yung CD. Retired na itong sapatos na ito. So, next tayo. So, ito pa yung isang sapatos ko, yung CD ulit na Ergo 2 World Champion Edition. Pero ito, repaired na to. So, yung sinabi ko dito na modular yung CD. Ito pala, nakalimutan ko sabihin, ito. Napapalitan yan, nare-replace yan. 250 ata yung heels ng CD. So, kung may cash ka, may extra pera ka, go for CD kasi ayun, napapalitan yung parts niya. Tapos yung ito pala, itong yung nilalagay sa buckle or yung belt na ito, ito na yun. Saan siya? Ito na siya, napalitan, natanggal. Ayan. So explain ko lang itong isang CD. So itong isang CD na to, itong World Champion, na nakuha ko nito, nabigay ng isang siklista si Kuya Ice kung nag-SM kayo, SM Lab sa SM Regina sa baba. So yung binigay niyang sapatos na una sa akin, basag na yung ito, yung nalagyan niya ng ano, ng buckle. So ayan, pinaayos ko kay Mang Totong. Kung hindi niyo po kilala si Mang Totong, eh subscribe or panoorin niyo yung mga vlogs ni ano, Kuya Tolitz. Nandun yun, nasaan yung instructions paano pumunta doon. So ito, ayun, hindi na siya plastic, leather na siya. Saka hindi ito, pina-repair din. Hindi na siya katulad ng mga original na CD na matigas. Ito, same size rin siya na itong kulay pula, yung basag, kaya nga kinuha ko siya. Pero ang maganda lang dito, ito medyo beat up na. Ito, matigas-tigas pa, so ito yung ginagamit ko ngayon. So yung ride quality niya sa akin medyo ano pa, nakakailang gamitin kasi masikip pa, masakit sa pa, medyo masakit pa, konting batak pa. Tapos yung mga repairs pala, o sige, dito natin yung mga repairs. Ito, itong heels din pinapalitan ko sa Santolan. 70 or 50 lang ata singil sa akin dito. Ayan. Gulong daw ng aeroplano yung kung totoo, pero matibay, nagtatagal. Tapos ito, ito, itong tawag dito, heel cup system pala ang tawag dito. Yan, pampasikip, pampasikip. Tapos yun, pagkakaiba niya dito sa kulay pula, yun nga, yung ginto-ginto, tsaka may world cup na nakalagay dito. Yan, world cup. Ito rin pala, pinaayos ko rin kay Mang Toto kasi tulad nito, malapit na siya mabasag or nabasag na siya. Yan. So pinapalitan natin ng hook. Yan. Medyo matibay na, mas matibay. So yun na. Yun yung mga sapatos ko. Meron pa tayong isang i-review. Yun yung Shimano. So ulitin ko. Ride quality ng CD para sa akin, maganda siya. Tapos yung dito, ito pala yung pinagustong feature sa medyo mamahali ng sapatos. Yung meron siyang ano, measuring system dito. Ano? So, nangyari, galing dito, medyo bakat na, number 5 or 4 yung clicks adjustment ko. Eh, dito, dito naman, diba? Pero parang ganun din. Ayan, may numbering siya. So, taas baba lang yung adjust. So, sa akin, mas gusto ko medyo gitna. Ayan, so next natin is yung Shimano. Hindi ko alam kung ano series yun eh, pero kahit ako na lang. So, ang ating final shoes na i-re-review is itong Shimano. Ayan, nakikita natin. Nice ba lighting natin dyan? Kasi yung mga saglit. Ayan, ayos na lighting natin.
So ito, Shimano shoes. So, kung maghahanap ka ng bagong shoes or kakasimula ka pa lang sa akin at gusto mo ng shoes, ang marirecommend ko sa iyo ay itong Shimano. Yan. Well, itong Shimano to, dual purpose siya. Pwede siya sa mountain bike. Yan. Kung mountain bike. At pwede siya sa road. Yan. So, ang maganda dito sa Shimano, bukod sa mura siya, eh, medyo matibay-tibay naman. Tsaka hindi katulad ng iba na carbon sole. Ito, PVC or plastic yung sole niya. So, okay lang siyang iparepair ng iparepair. So, pwede siyang idikit gamit ang kahit anong super glue. Or, yung recommend namin, 888 na super glue. So, ulitin nga natin, kung bago kang mag-teachers, una sa lahat, titignan mo yung price point. Kung sukat pa sa budget mo. So, ito mga Shimano, budget-friendly shoes to. Or kung gusto mo talagang makatipid, kay Mang Totong, customized and Filipino-made. So, kung medyo higher, mataas-taas na yung budget mo, doon ka na sa CD. Yung mga CD. Yun. Tapos, ano ba? Pangalawa, yung size. Alamin mo yung sizing na para sa paa mo. So, hindi lahat ng cycling shoes, pagkakapareho ng sukat. Sinabi mo kanina, ibang sukat ng Shimano, ng CD at saka nung Specialized. Tapos, pangatlo, alamin mo yung gusto mong cleats, kung mountain bike ba or road bike. Kahit saan naman pwede gamitin. Pwede ka mag-MTB cleats gamit road bike or RB cleats gamit ang mountain bike kung wala ipapasok sa trail. So, yun na yun. Overall reviews and tips natin. Kung may gusto pang sabihin, comment down below. Tapos, like, share, and subscribe na rin. So, shoutout nga pala kay Juan Makulay kung gusto mo nang manood ng travel vlogs. Cap, kung mahilig ka sa caps, tsaka rap, tsaka mga music, iba pa. Kay Asap Big Smoke, kuya doon. Subscribe din kayo. Yung link nasa baba na. So, yun. Salamat po sa panonood. Bye-bye.